Hello guys, welcome to my channel. Ako nga pala si Juan. At sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng kung paano pala mag-print sa t-shirt. Meron kasi akong available na t-shirt dito. Luma na siya, white t-shirt. Ayan, kasi sa akin. Iniisipan ko siya ng design. Iniisipan ko kung anong pwede kong lagay ito design dito. So, sa video na to, tuturo ko sa inyo kung paano natin na siya lalagyan ng design. Kung paano na rin lagyan ng print. So, ano mga kailangan natin? Siyempre, isang t-shirt white. Tapos, may available na rin akong silkscreen design dito. Yan. Kung nakikita niyo, ito yung design niyo. Yan. Ito yung silkscreen. Gagamitin ko. So, ang kulay lang na gagamitin ko ngayon ay black. Black color. Nabibili ito sa, yung textile paint na ito, nabibili ito sa mga art store o mga o tindahan ng mga screen paint. Ayun. So, siyempre ito pang ano natin sa paint magkuha at isang squeegee o kaya mga ano alam mo sa chinelas o kaya mga rubber. Yan, yan. So, tatlo lang. Ay, hindi pala. 1, 2, 3. Tapos silkscreen, siyempre, t-shirt, at board. Yan. Dito natin papasok ng t-shirt. Ito nga pala guys, meron tong adhesive. Yan, malagkit siya. Mandikit siya. Mamaya papakita ko siya ng purpose ito para pag sinuot dito yung t-shirt, nakalapat siya doon sa ano, sa board. Okay guys, simulan na rin. So yun nga guys, let's start na tayo dito. So kailangan mo natin first step, kailangan natin ng board. So any board naman pwede. So t-shirt na i-print, lalagyan natin ng print. So itong board na to, nilagyan ko muna siya ng adhesive, table adhesive. Ayan, nakikita nyo ba? Yan, papahir. Since ito may pahid na to, so pag napahid na siya, patutuyo nyo lang. Lalagkit siya, parang madikit siya. Yan. Para dumikit yung t-shirt pag nakalapat na. So since pinakita ko lang sa inyo yung product, nabibili dito sa mga art store, saka mga sa mga bilihan ng pintura para sa mga t-shirt. So yan, ito muna first step, pahiram nyo. Yan, papahiram nyo. Pwedeng gamitan nito habang ginaganon na tapos hintay nyo lang, ikakalat nyo lang dito tapos huwag kalatuyo na at madikit na siya, pwede nyo umpisahan. So, sige guys, let's start. So ayan guys, susuot natin tong t-shirt na white. Yeah, this guys, it ang purpose ng adhesive sa likod. Ayan. Para hindi siya kumakawag. Alam niyo yung gumagalaw yung t-shirt kasi syempre nakadikit siya sa likod. Yan, papantayin lang natin hanggang sa maging parang dating parang plinansya na siya. Yan, hanggang sa mawala na yung mga lukot. Ayan guys. Thank you.
Ayan, pag na-plot na natin ano, malaga lang naman yung gitna. Kahit hindi nila siya, ayan. So nakita nyo parang plinansya siya kasi may adhesive siya eh. Ayan. So pag di mo siya nilagay ng adhesive kasi, ganito itsura niya pag ito yung parang kabila. Ayan, gagalaw-galaw yung t-shirt. So mahirap pag nag-print ka. So kailangan lagyan mo talaga ng adhesive. Pwede ka rin gumamit ng mga matitigas na board. O kaya plywood na manipis. Ito kasi medyo makapal. Ayan. So ginagamit ko lang ito pang manual printing. At syempre, iba naman yung pang professional printing. Yung ginagamit sa business. So ayan guys. So hindi ko na sa inyo napakita yung paggawa ng silkscreen. So medyo nag-shortcut tayo. So ipakikita ko na sa inyo. Ito may design na siya. Ayan. Nakikita niyo ba yung design? Ayan, sige. So itatapat lang natin sa gitna. Hanapin yung neck. So siguro mga 2 inches. Mga 2 inches apart. 2 inches tapos hanapin natin yung center. Ang ginagawa ko para makuha yung center. Ayan. Dalagyan ko ng pen dito sa gitna. Since kabisado ko naman to. Yan. Kung napapasin nyo guys, gumagalaw. So, pagka ganyan, nilalagyan ko siya ng pabigat. Lagyan na siya ng pabigat dito. Para pag hinagod nyo siya dito, hindi siya gagalaw. So, maghanap pa tayo isa. Siguro kahit anong mabigat na bagay lang. Yan. Para hindi na siya gagalaw. So ayan, hindi na siya kumakawag guys. Kasi isang pairang lang naman ang gagawin natin. So hindi naman natin kailangan iba kasi ginagamitan pa ng clamp. Ito okay na to. Mabilisan lang naman to. So after niya, kung nakaayos na siya, nakita nyo kung pantay na siya oh. Ay, pwede natin simulan yung ano, yung pagpiprint na. So ito yung gamit kong kulay black. Wet look siya oh. Ayan, wet look na black. Kasi nagiging wet look lang siya siguro pag ano na siya, pag naging second coat na siya, pag second coat na siya guys. So, ayan, simulan natin. Tansyahin lang natin yung pintura na ayan, siguro ito pwede na to. Ayan, ganyan karami. Tapos, lagyan natin yung gilid, yung unahan. Nakikita nyo ba, guys? Ayan. Sunod dyan, hahagurin na natin yung paint. So, isang direction lang, bababa. So, ganito guys. Isa natin sa gitna. Yan. Sa gitna ulit. Puro siyang direction lang, pababa. Tapos, yung mga excess na paint, susoli ngayon natin dito. Babalik natin sa lalagyan niya. Kasi sayang eh. Ayan, matipid naman siya sa paint guys. Sa ganito kalaki, marami na kayo mape-paint. Kasi ito yata isang, no, half kilo yata ito, isang kilo. So, sa isang galo na ganito. Marami na kayo magagawang t-shirt dito.
So, ayan nga. So, napahiro na natin siya ng white paint. Tanggalin na natin itong pabigat. Kasi, itong tanggal yung isa, tapos yung isa pa. So, tanggalin natin guys. Yeah! Yun! Yan ang kinalabasan niya. So, wait lang. Pakikita ko sa... Hayaan mo natin siya matuyo, guys. Pwede natin siya blower. O, hayaan lang natin siyang matuyo ng 30 minutes. O, kaya tapat natin sa electric pan. So, wait, guys. Hugasan ko lang itong silkscreen para hindi matuyo. Kasi pag natuyo to, magbabara yung mga design niya. Okay, guys. See you later. So yun nga guys, na hugasan ko na yung silkscreen. So next step naman dito, inipo ko kasi basa pa siya. Oh. So blow dry na lang natin siya para mabilis. Para mapakita ko sa inyo kung itsura na talaga. Una. Hindi na siyang mahawa. So, kailangan ito kayo blow dry kung nagmamadali ka. Kasi pag yung blow dry ka agad, eh, may nag-blot ng konti. Oh. Siguro malabno yung paint kaya nag-blot. Ayan. Pag di kasi na-blow dry natin, baka abutin siya ng isang oras. Pag di mo siya tinapat sa electric pan, okay, hinayaan mo na siya nasa table na matuyo. Matagal siya matutuyo. So, kailangan talaga yung blow dry. So guys, tanggalin na natin sa board. So ayan. Kita nyo, yung purpose ng adhesive. Ito. So, nakadikit siya. Ano? Kita nyo guys, nakadikit. Kasi pag di siya nakatikit, kakawag-kawag yan. Mahirap mag-print. Guys, tapos na.
guys, tapos ko na ang aking furnace. So, ayan. So, ayan, sukat na sukat sa akin. Ayan yung design. Medyo punky siya. Ito, na yun. Ayan yung design. Diba, punky? Rock, kasi rock, rock and roll. So, susutin ko muna guys para makita nyo yung feet. So, yun yung muna yung mga paintings ko. So, ito. Ayan. Bibis ako sandali. Susukat ko. So, yun nga guys, ito ko na. Wala. Tapos nagkabali ako ng anong sobra yata bumaba. And anyway, lalagyan ko na lang siya sa design dito ulit para magkaroon ng... Kasi, hindi ko napansin sobrang baba pala. Kasi binik eh. Dapat ang taas niya dito. Yan. Dapat ganyan siya. Pero anyway, maghahanap na lang ako sa mga design ko dyan. Dapat ganyan siya eh. Yeah. Kaya nagkamali ako, tingnan mo buong baba. Ang baba ng design. Huh? Dapat ang ganda. Dapat pala ang dito. Yeah. Kasi nasanay ako sa round neck. Huwag nagpiprint ako. Ito kasi pabinik eh. So nagkakaroon siya na nakakapeki siya. At nag-aalawans ako ng mga 2 inches or 1 inches. Eh, dito sumobra pala baba. Nyek. Anyway. Malaga. Yeah, perfect. Sabi ng design, nakagano na. So, yun nga guys. Sa next videos, manood ulit kayo ng aking mga next video. Magkakaroon ako ng ibang tutorial pa about sa printing. See you guys. Bye. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell para ma-notify ka sa mga video kong i-upload. Bye-bye! See you guys! Woo!